Bali dyan, i-ask ko lang, lahat ba ng panaginip ng kaluluwa ay bad spirit? Kasi sabi ng pari sa humili na may mga kaluluwa na humihingi ng panalangin. At paano natin malalaman na kaluluwa? Father Bob? Ang pinapaniwalaan kasi natin na ano, pag mapanaginipan mo ang isang kaluluwa, huwag mo bigyan ng kahulugan. Ang interpretation ng ating mga matatanda, mga magulang, yan ang na, ano natin, na naranasan, yung ating parang nalalaman, na yan ay hiwatig na pahiwatig na sila ay nangangailangan ng banal na misa. Pero kung tutusin natin, no, para bagang superstitious belief din kasi magpamisa lang tayo pag mapanaginipan, pag hindi mapanaginipan, pagkalimutan na lamang. Diba? So delikado din yun. Na dapat magpamisa tayo o managinip man tayo o hindi, dapat magpamisa tayo palagi. Yan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Eh? Kaya huwag tayong sumunod sa mga panaginip dyan o mapanaginipan mo. Huwag na. Ano yan? Magiging superstitious belief din yan. Magpamisa ako dahil lang napananginipan ko. Hindi naman maganda yun eh. Hindi ako magpamisa kasi dahil hindi ko napaniginipan. Balik sa iyo, Bro John Ray. Maraming salamat, Father Bob. At dito, Bro Romer. May tanong dito, Bro. Eight consecutive visit nato sa cemetery ba? Unsa gani ito na mga prayer i-pray nato? Ano mga prayer nga ba yung ipipray ba ni Romer? Kapag dumalaw tayo sa cementeryo about dun sa 8 consecutive visiting to pray the souls in purgatory, Brother Romer? Okay, Bro John Ray, meron tayo dito na post ko na to po dun sa Facebook. Mahirap naman po to na sobrang taas naman po ito. So ang gagawin po natin, hindi man ito mapasa, no? Ito, meron to, family prayer for visiting cemetery on All Souls Day, yung sa 8. Ito din, meron din, in the name, sa mga lay din to, ginagamit to ng mga lay. So, ganun lang po, Bro John Ray, kung alam niya kung paano ito mapasa, mas maigi po na mahaba to na prayer. Meron din tong yung litany of the saints. Maganda to na prayer. Pinopost po ito ng mga dioceses ng sa dito sa atin, sa Dumaguete din, meron na post din sila. Doon sa Maynila, nagpost din sila. So, sana po na... Kasi pagka sinabi ko dito, hindi to hindi to makuha-kuha lahat eh. Mahaba to bro. Nakapost po yan sa ano mo, bro? Sa Facebook mo? Opo, bro. Pag-isabi na lang, bro, kung ano yung Facebook mo, bro, ipa-ano mo sa kanila para sila na lang tumingin, bro. O, si Romero Blong Butual. Alam ni bro, dyan daw siya po din ang napopost po nito. Palagi na po itong November 1 na ito, na-post na po ito na bro, dyan daw yung sa FB. Just follow na lang kasi mahaba po yung prayers. Maganda na mga prayers kasi sunod-sunod eh. Mayroon ding yung reading of sa Holy Scripture, tapos yung Litany of Saints, tapos doon. I-ano na lang, bro. Check na lang. Yes, Brother Angel? Yes, kapon sinagot din natin yan, sinurse ko yan, yung bagong mga prayers ng prayers for the departed loved ones for November 1 to 8, no? Para magkaroon ng plenary indulgence. May binigay ang Vatican sa atin na na prayer din. Yung latest na pinapadasal po sa atin is yung tatlo yung prayer na pinapadasal dun eh. Ang isa is Office for the Dead prayer. I-search nyo yan. Meron yun, Office for the Dead prayer. Tapos Holy Rosary, no? And this, tapos pangatlo po is Chaplet of Divine Mercy. So maibibigay ko maya-maya yung ng Vatican sa'yo maya-maya, Bro Junrik. Maraming salamat, Brother Angel.
Pero at least may idea na tayo. Kahapon ni research ko 'yon at sinagot na rin natin 'yan, no. Pwede rin 'yon yung sinasabi ni Bro Romer, no, dahil 'yun yung mga dating mga prayer yata sa kanila 'yon. But yung Vatican meron siyang inano, tatlong prayer po. Office for the Dead Prayer. Actually, ito po yung Office for the Dead Prayer. Eh. Simple lang siya, sabi rito, by the prayers of the Ever Virgin Mary, may our friends, relatives, and benefactors who have gone from this world come to share eternal happiness with all your saints. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Ganun lang po siya kasimple yung office of the dead prayer. And then ituloy niyo po sa Holy Rosary daw, sabi ng Vatican, and then Chaplet of Divine Mercy. At least may idea rin tayo na pwedeng idasal, Bro John Ray. Si Bro John, wala. Maraming salamat, Brother Angel. At dito pa kay AXL Raff, Brother John Ray, mga collection na sold, okay lang. Yung iba may dragon, tinanggal ko at sinunog. Father Bob? Father Bob? Yes, Father Bob, mayroon daw siyang collection na sword. Okay lang, yung iba may dragon, tinanggal ko at sinunog. Sword? Saan may yung collection? Collection, may collection siya ng mga sword, espada. Yung iba daw may tatak na dragon. At tinanggal naman daw niya at sinunog. Adi, kung paano masolve yan? Kasi pag halimbawa pinaniwalaan mo yan, importante na pwede man tayo mag-collection, no? Pero pag may mga exoteric symbol, mas mabuting i-avoid. Pero pag mga design lang yan dyan, wag nang pag hindi mo niyan bigyan ng yung meaning, so wala naman yung epekto. So mali rin yung tanggalin mo rin yung ano mo, yung dragon, tapos yung sword naman ay nandoon. Eh di anong ang kahalaga niyon? Pero yung espada, hindi naman yun may exoteric ano yan siya, meaning. Pero pag sabihin may esoteric meaning yun, tanggalin mo yung dragon at saka espada. Pero pag collection lang yan, wala namang ano yan, just for the purpose of having decoration ng baka kaya diyan. Yan walang epekto yan. Ang importante lang hindi Padre Bob, ibig ba sabihin yan, hindi lahat ng dragon na is dragon sign is for occultism, yung iba ano lang ornament as a decoration. Kapag tayo, allergic to sa dragon, kung makita tayo mga advertisement dyan, ano tayo, tatakbo o pipikit ng mata? Sa bagay. Dadaan sa ilalim ng tulay na may ganyang design, ano? Hindi na manarapat yun. Di ba? Nakakatawa naman yun. So hindi dapat ganun ang ating pananampalataya. Kaya pati yung sinelas mo, pati yung sapatos mo, pagbibigyan mo niya halagahan yan, ano yan, superstitious belief na yan. Meron lang yung bad effect sa'yo. Diba? Sabi dito, marami dito, naniwala ng sapatos ng kabayo. Naniwala ng mga yung red horn, no? Diba? Yung mga amulets ng mga may mga power, fortune paswerte. Eh di ganun 'yan. Doon magsimula ang superstitious belief. Pero sa iyo naman, tinanggal mo yung halimbawa yung espada niya yan, pag may historia na exoteric sword yan, so walang silbi yung dragon na tinanggal mo, espada nandiyan pa rin. Dapat kung i-transform mo yung espada na yan. Ang turo dito, na halimbawa may gold ka o silver o whatever, pwede mong i-transform yung espada into another form, no? In a religious form, pwede. Pero pag collection yan, wala namang, wag lang bigyan ng meaning. Kung gustuhin mo, ibalik na yung dragon. Anong katuturan niya? Itapon mo yung dragon, nandiyan naman ang espada. Di ba? Ganun. Dapat. Pag collection yan, huwag bigyan ng meaning. Ayan. Okay, Brother Romer?
Ay, yung ano, yung sa espada, kapag ka merong mangyari na ano, nangyari na yung krimen na nangyari, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga espada ng galing pa yan sa ano, yung sa mga, anong tawag yan, yung mga samurai. Kapag ka merong nangyari yan, bro, dun sa bukid noon, na meron silang samurai na nakuha nila through ano, yung treasure hunting, tapos kasi yung treasure hunting, maano din yan sa Buddhism eh. Yung espada nila, nagtataka sila bakit sila nag-press na ano, nagre-react na sila. Dahil pala, yung espada na yon nagamit sa ano, nagamit sa labanan, mayroong patayan ang nangyari. So, yung mga unclean spirits din, nag-attach din yan sa mga ganyan. Kaya nga sabi ni Padre Bob, yung mga merong, kung tinanggal mo yung dragon, tapos naiwan yung espada, so useless pa rin. So, dapat i-renounce yung, i-break yung lahat na yon, mauna yon sa lupa, yung ano, kasi useless pa rin na yung dragon lang tinanggal, tapos nandun yung ano, nandun yung espada. So, mag-ingat po sa mga collection, kasi dito nga sa Bohol, meron kama lang nga, ha, kama. Kama na, yung ano, yung matagal na kama, yung antique na kama, binigay ng ano, ng kaibigan niya, sinakay nila dun sa tricycle, eh nung nabunggo yung tricycle na disgrasya, nasira yung kama, anong nangyari? Napossess yung binigyan. Nung dinala dito, sabi ng demonyo na ako ang ano, demonyo na nasa kama na yun, naninirahan pala doon sa mismo na kama na antigo. So sa mga ganoon na mga yung mga antique na ano collection, magano po kayo, yung iwasan niyo po kung hindi niyo alam kung anong history. Kasi ang dami ding napoposes sa mga ganyan, kahit na sa mga mirror, mga cabinet na antique, na may nangyari na aksidente o patayan dun sa mismo na bahay na yon, yun din ang dahilan kung bakit merong na-oppress po. Kasi kahit na simple lang yan na mga ano, na mga simple lang yan na mga signs, yung mga symbol, meron yung epekto din. Kasi ang dami nang nangyari dito sa amin na simple lang na signs, pero na-oppress sila. Yung kaya nga sabi ko, yung double na cross, yung double, yung kabilaan, nagtaka na bakit na ang tagal niya na mahimasmasan. Yung tinanggal yung double na cross, bigla siyang na okay na, bumalik siya sa normal. So ganun pala, meron talaga na nakatago ng mga ritual na galing sa mga ganyan. Kasi kaya yung mga swords na yan, meron yung ritual. Kasi hindi yan gagamitin ng mga ano eh, hindi yan gagamitin ng mga samurai, hindi yan gagamitin ng ibang mga ano, ng mga gumagamit niyan kung walang ritual. May ritual talaga yan. Valid talagang ritual na yan. Once na ang merong ritual doon sa isang bagay, hindi yan matatanggal. Matatanggal lang yan pagkasirain at ibaon. Hindi yan matatanggal kahit na i-ano mo yan, yung sa deliverance. Yan talaga kasi valid talaga yung ginawa nilang na ritual, pinapaduguan pa yan. Wala talaga na espada na hindi pinapaduguan. Lahat ng espada yan, dito kung dito sa atin, yung sa mga nitibo, pinapaduguan nila yan bago gamitin. So, iwasan nyo na po kahit yung mga sibat, yung sa mga ninuno natin, delikado yung mga jars na nilagyan ng mga patay, delikado din yon kasi may mga ritual silang ginagawa, pinapaduguan nila yan. Kaya mag-ingat po sa mga ganoon na nagko-collection. Meron nga ako doon, bro, doon sa bukid noon. Kasi nung hinipa ako na part sa team, meron akong mga ano, yung bala ng mga hapon. Kasi doon sa bukid noon, teritory talaga, yung bahay namin sa likod doon, teritoryo ng mga hapon. May nakita ko, ang daming bala ng ano eh, bala ng mga hapon noon. Tinago ko, nagtaka na ako doon, nagsimula na na-oppress. So marami pala, delikado pala yung mga ganyan kasi yung mga dugo na sa mga patay, nag-attach yung mga unclean spirits. Kaya iwasan po yung mag-collecta ng mga ganon. Fakto yun, bro, Gunre. Yes. Bro Romer, pati may pelikula din yata dati, di ba nakabili dan sa Ukay-Ukay? Si oh, Chris Aquino ba yun? Oo, oh, nakabili sa Ukay-Ukay, maya-maya eh. Kung ano na lang ano no, so nakakapit talaga no. So, hindi natin simple lang mga bagay na yan, dami nang nangyari dito bro, merong na-process. Grabe yung reaction niya, ang tagal siya talaga mahimasmasan, ang tagal talaga na ma-liberate. Nung
Diniliberance ng ano case officer, sabi niya, sabi noon, nasa damit kami, nasa sapatos kami, sunog lahat. Nung sinunog, kasi hindi yun na-break eh, sinunog nila, hindi talaga natunaw bro, hindi natunaw yung damit. 5 litro ng gasolina yata yun na inanon nila, binuhos na hindi natunaw. So anong ginawa? Nung bago pa yun dito sa Bohol, nung sa exorcism, bago pang open yata dito sa Valencia, nung brinake nila, apo, sunog lahat bro, natunaw. So ganun pala, kapag ka, yung mga bagay pala nagtatago sa mga first objects. So hindi natin mapo-point out yan kung hindi magre-react, nga, nagre-react yung mga poses sa mga ganyan eh. Kahit na sa mga rosaries nga ng mga putol, nagre-react sila kasi may nakaano na mga unclean spirits, mga ganun. Yung dito nga, yung sa mga putol na daliri ng Santo Niño, sabi niya, huwag niyong pakialaman yan, dyan kami nagtago, yun ang bahay namin. Nung brinake yung mga Santo Niño na putol, na ano siya, liberated siya bro. Kahit anong deliverance, kahit anong exorcism na ano, nandun pala, doon pala ang entry point. So ganun bro, sa mga ano simple na bagay, doon sila nagtatago. Hindi natin maano talaga, as long as walang, hindi sila nagre-rebel yung mga ganun. Katulad ng nangyari dito. Paalala rin pala sa mga tao ngayon, that's another ano no thing to learn na ano na malaman natin din. Halimbawa may nabili po kayo tapos parang may nararamdaman na kayo. So kuminsan isipin niyo rin 'yon, baka dahil doon sa nabili din no. So may mga kumakapit pala. So at least malalaman ng mga nakikinig ngayon at nanonood no. Bakit bigla kayong nagkasakit o bakit bigla kayong nag-iba ugali nyo, so bakit biglang may nakikita, so siguro mas maganda suriin din natin yon maliban dun sa occultism. Pwede rin mo pa rin palang tanungin sila tungkol doon, baka may mga nabiling object na mga bago yung, na hindi natin alam infested bro, no? magtatanong yung exorcist yung what is your entry point. Magsasabi yan sila, ano, nandun kami sa ano, mga ganyan. Na, meron akong kaso niyan bro, doon sa ano, pero hindi kami sumusunod bro sa mga ganyan. Kasi minsan, ma-under ka na nila eh. Yung mga, ay, nandun kami dyan, kuhanin mo yung mga ganyan. Hindi na kami sumusunod. Yung ano lang namin, tinatanggal namin yung mga first objects talaga. Kasi once na sumunod ka sa kanila, hindi yan lalabas. Iano kayong deceiving talaga yung ano yung mga demonyo. Meron dito yung isang ang tagal niya na ano yung possession niya, ang tagal. Tapos sabi ng na-possess yung anak niya eh, sinabihan niya yung tatay niya, ikaw may tinatago ka pa na orasyon. Kaya ako nandito pa. Nung ni-renounce ng tatay yung ano, ni-renounce ng tatay ang ano orasyon niya, wala. Liberated talaga. So ganun pala, may entry point. Tinitingnan talaga namin kung saan talaga yung ano sa doorway, kasi ang dami na mga bagay bro na mga infested bro. Hindi natin alam yung sa mga binibigay nung ano nga doon nung Franciscan pa po bro, doon sa ano, yung sa Brazil, nangyari doon sa Brazil. Niragaluhan sila ng unan, lahat ng mga priors mayroong unan. Nagtaka sila, bakit hindi sila makatulog sila lahat? So, merong tumatakbo na daga sa ilalim ng kama nila. Tapos ang daming mga police sap na naririnig nila yung mga pagaspas ng mga pakpak, yung mga crickets na humuhuli. So, nagtataka sila lahat, bakit ganun? Nung chinek nila yung unan, merong person na nakalagay. So, ganun bro, mag-ingat tayo sa mga lahat ng mga bagay na binigay. I-break, kaya nga kami dito, kapag may magpagkain na binigay sa amin, binibreak ko namin. Kung paano ang breaking, ganito ko. I ask in the name of Jesus, I ask Jesus to break the seal and consecration, curses and spells upon this food. And I ask Jesus to command all unclean spirits to depart from this food and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Yun po, lahat ng mga bagay dito bro, na yung nare-receive namin, iniinom namin, kinakain namin, binibreak po talaga namin bro. Kasi naapektuhan talaga yung immune system mo, magpunta ka ng doktor, wala talagang findings. Clear talaga lahat yung laboratories mo, pero nagtataka sila bakit ang sama ng pagkaramdam nila.
oppressed na pala sila kasi binibigyan sila ng mga prayers, foods, objects, mga ganyan, yung mga waters. Hindi natin alam kung saan sila nagtatago. Kaya may prayers po sa mga ganyan, yung mga binibili nyo na mga bagay, na mga antigo, deliverance, break nyo po. Yun lang ang kailangan, bro. Napakarami pala dapat i-break, no? Pagkain, biniling bagay, kahit mga sinusuot na damit, kahit mga... So, may yung pwede Korean, pala ano, posibleng... Yung Korean, Korean, ano ba yun? Posibleng yung mga, ano yun? Yung mga Korean utensils na binibigay sa mga, binibenta ng mura, meron na ginagamit sa, ano, yung sa ritual nila. Delikado yan, bro. Ang daming na ano yan. Yung maskara na galing sa Africa, nagtaka na sila, na-possess yung ano nila, yung anak nila. Grabe, ang lakas, ang ano talaga, malakas talaga yung bata. Parang ititilapon yung ano eh, yung mag-ano, yung naka-assist. So, nandun pala dun sa Africa na ano, Africa na mask na nilagay nila dun sa wall nila. Nagaling talaga sa Africa. May ritual pala sa Hudo. So, kaya nga sabi ni Saint ni Padre Amors, pinaka ano talaga yung sa Africa na ano na voodoo, yung mga rituals nila na inaano nila sa mga bagay, grabe talaga yung ano noon, infestation. Pagka hindi mo talaga napansin, nako, ma-oppress ka talaga buong buhay mo pag hindi mo alam. So yun lang po, bro. To make his message known is our responsibility, so here we are to pledge our lives to the Lord.